Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Christine, ang inyong guro sa Araling Panlipunan Isa. Handa na ba kayo? Magaling! Ang layunin ng araling ito na ipakikita sa pamamagitan ng timeline at iba pang pamamaraan ang mga pagbabago sa buhay at mga personal na gamit mula noong sanggol hanggang sa kasalukuyang edad. Halina't magbalik-aral. Balikan muna natin ang ating napag-aralan noong nakaraang araw. Handa na ba kayo? Ano nga ba ang timeline? Ang timeline ay nagsasabi kung kailan naganap ang mga pangyayari at kung ano-ano ang mga bagay na nagbago. Ang mga pagbabago sa buhay ni Mara. Sa unang larawan ay maliit pa si Mara. Tanging pag-upo at paggapang pa lamang ang kanyang ginagawa. Sa pangalawang larawan ay nakakatayo na si Mara sa gabay na kanyang mga magulang. Sa pangatlong larawan ay nakakaya niyang tumayo at maglakad mag-isa. Umaba at lumago na rin ang kanyang buhok. Lumaki na rin ang kanyang mga damit at sapatos. Sa pang-apat na larawan naman, ay nag-aaral na sa kindergarten si Mara. Mas lumaki pa ang kanyang mga kasuotan. Sa huling larawan naman, ay nasa unang baitang na si Mara. Mabilis na siyang tumakbo at lumakad. Nagbago na rin ang kanyang pisikal na anyo. Lumaki na rin ang kanyang mga kasuotan at madami na ang magagawa niya. May mga pagbabago sa gamit ng bata. Simula nang siya ay maliit pa. Ang gamit mo noong sanggol ka pa ay hindi mo na maaring gamitin kapag ikaw ay malaki na. Sa iyong patuloy na paglaki, nagbabago ang iyong mga gamit. Nagbabago rin ang iyong mga pangangailangan. Nag-iiba ang sukat na iyong damit, sapatos, at iba pang pansariling gamit. Noong sanggol pa ang bata, ay dumidedip pa siya sa bote. Sinusubuan pa siya ng pagkain hanggang siya ay magtatlong taong gulang. Pagdating niya sa ika-anim na taong gulang, nakakain na siyang mag-isa. Habang lumalaki ang bata, natutuhan niyang gumawa ng mumunting gawain ng mag-isa. Patuloy madaragdagan ang mga gawaing makakaya ng gawin. Habang patuloy sa paglaki ang bata, patuloy rin ang mga pagbabago sa kanyang buhay. Ang hindi lamang magbabago ay ang pangalan at petsa ng kapanganakan. Ang mga ito ay mananatili. Tandaan mo, ang bawat bata ay dumaraan at nakararanas ng pagbabago sa katangiang pisikal at kayang gawin. Sa kabila ng pagbabagong ito, mayroon pa rin mga bagay na nananatili tulad ng pangalan at petsa ng kapanganakan. Huwag kalimutang gawin ang mga gawain sa Google Classroom. Pindutin lang ang Classwork tab.